Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinamamadali ng Malacanang ang pagtugis sa nasa likod ng agricultural sabotage. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas kaugnay ng naturang usapin. Sa katatapos na 3rd Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting, tinalakay ang mga hakbangin upang mapabuti ang agricultural sector at maprotektahan ang mga magsasaka at mangingisda. Sa liham ng Chief Executive kay Senate President Juan Miguel Zubiri, inatasan nito ang Senado na pabilisin ang pagpasa sa Senate Bill No. 2432 na naglalayong ibasura ang Republic Act No. 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at palitan ng mas mabigat na parusa sa mahuhuling nagsasamantala at nagdudulot ng kakapusan sa supply at mataas na presyo ng produkto. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit 12 billion pesos na pondo para sa konstruksyon ng pabahay at tulong pinansyal para sa biktima ng kalamidad sa bansa. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, aprobado na ang paglalabas ng Notice of Cash Allocation para sa National Housing Authority o NHA na siyang magkakaloob ng housing assistance. Sinabi ni Pangandaman na 12.059 billion pesos ay laan para sa housing assistance ng calamity victims at 200 million pesos na pondo sa pagtatayo ng 5-story low-rise residential buildings sa Western Visayas. Ang housing assistance ay bahagi pa rin ng pagnanais ng Administrasyong Marcos na magkaroon ng disenteng pabahay para sa mas maraming Pilipino. Na-rescue ng mga otoridad ang 123 trafficking in persons sa Tubalubak Island, Pangutaran, Sulu. Ayon sa report, karamihan sa mga biktima ay mula pa sa Cebu at Bohol na sapilitang pinagagamit ng ilegal na droga upang makayanan ng trabaho bilang spear fishers. Na-recover naman ng mga otoridad sa bahay ng nagngangalang Jamang ang tatlong matataas na kalibre ng baril, mga bala at magazine, non-electric blasting caps, time fuse at 10 gramo ng pinaghihinalaang shabu. Sa kasalukuyan ay na-turnover na ang biktima sa kustodiya ng Ministry of Social Services and Development, BARM, sa pangunguna ng mga tropa ng Naval Forces, Western Mindanao. Patay na ng matagpuan ang 50-anyos na babae sa isang ilog sa bayan ng Compostela sa Cebu, Miyerkules ng gabi, September 20. Kinilala ang biktima na si Flor Deliza Capuno, residente sa Barangay Kanamukan, na natagpo ang palutang-lutang ang katawan ng rescuers mula sa Compostela Police, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Compostela, Municipal Health Office at ng ilang mga residente sa lugar. Ayon sa pulisya, inanod ang biktima ng malakas na agos ng tubig mula sa ilog, dulot ng matinding pag-ulan ng mga panahong iyon. Dagdag pa ng otoridad na tangay din ang bahay ng biktima dulot ng pagbaha na isa rin sa natukoy na dahilan ng pagkalunod nito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.